Ikatatlo ng Marso, ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Pwede nga kayang akayin ng isang bulag ang isa pang bulag? Di ba't kapwa sila mauhulog sa kanal? Hindi higit sa kanyang guro ang alagad, magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad. Ba't mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? At di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mga mata mo"? Gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno at ang masamang puno na may hindi makapamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso. Ang masama namay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan at umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, umayos ka bago ka mag-ayos. Isa sa pinakamadaling gawin, kaya naman nakasanayan na natin gawin, ay ang punahin ang mga kahinaan at kapintasan ng ating kapwa. Napakadali nating makita ang mga pagkakamali ng ibang tao. Isa naman sa pinakamahirap gawin, kaya bihirang bihira din natin gawin, ay punahin ang sarili nating kapintasan at itama ang sarili nating kamalian. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi natin dapat itama ang ating kapatid kung sakaling nagkakamali o nagkakasala siya. Ang sinabi lang niya, bago natin gawin ang pamumuna, punahin muna natin ang ating sarili. Alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. May tatlong praktikal na pakinabang ito para sa pumupuna. Una, isang magandang pagkakataon ito na usisain ang kanyang budhi, pagnilaya ng kanyang mga intensyon at motibo, pagsisihan ng kanyang mga kasalanan at magsikap na magbagong buhay. Ikalawa, kapag nagawa na niyang itama ang sarili niyang mga pagkakamali at nagsimula ng mamuhay ng marangal, matuwid at banal, mas magiging kapanipaniwala siya sa kapatid na kanyang pinupuna at hinahangad na ilayo sa kapahamakang maaaring idulot ng kasalanan o kamaliang ginagawa ng naturang kapatid. Sa madaling salita, meron na siyang kredibilidad o ang tinatawag na moral authority sa Ingles. Sabi nga ni Jesus tungkol sa mga guro ng batas at mga pariseo na umupo sa pwesto ni Moises, "Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, pero huwag silang pamarisan sapagkat nagsasalita sila, pero hindi naman ginagawa." Ibig sabihin, ang mga guro ng batas at mga pariseo at iba pang mga pinunong Hudyo ay meron ngang official authority, pero wala namang moral authority. Ikatlo, dahil nauna na niyang pagnilayan ang sarili niyang mga pagkukulang, kamalian at kasalanan, inaasahang magiging mas malawak ang karunungan, mas mahaba ang pasensya at mas maunawain ang taong pumupuna sa kanyang kapatid na nagkakamali. Nakikita na niya ang kanyang sarili sa kanyang kapatid na maaaring hindi rin naman nasisiyahan at kinasasadlakan niyang kasalanan at talagang nangangailangan lang ng kapwang magmamalasakit na iligtas siya sa kapahamakan. Dahil dito, hindi siya magiging arugante
sa pagtutuwid sa kanyang kapatid na karaniwang nangyayari kung ang ginagawang pagtutuwid ay bunga ng kayabangan o ng mataas na pagtingin sa sarili. Siya na yung tinatawag ngayon sa Ingles na wounded healer. Alam na niya kung paano magbibigay ng ginhawa at kagalingan sa kapatid niyang sugatan dahil dati rin siyang sugatan na gumaling din lamang sa tulong ng kanyang kapwa at higit sa lahat sa awa at biyaya ng Diyos na mapagpala.